Hi guys, this is GPTV and welcome to my YouTube channel. For today's video, ay tuturo ko po sa inyo kung paano magpadala ng pera gamit lang ang cellphone at ang ating wifi at syempre, kailangan natin ng pera guys. Wow! Pero kung kayo ay bago sa aking channel guys, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at pakipindot po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video na katulad nito. Anyway guys, kung kayo ay isang OFW at nagtatrabaho kayo sa inyong bansa at nahirapan po kayo magpadala ng pera, syempre kasi busy po tayo sa work at wala tayong time pumunta sa remittance center para tayo makapagpadala. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ako nagpapadala ng pera gamit lang ang cellphone ko at ang aking wifi. Huwag natin patagalin guys, simulan na po natin. So ito na guys. Guys, this is GPTV and welcome to my YouTube channel. And for today's video guys, ituturo ko po sa inyo paano mag-send ng funds. So, ang kailangan mo lang dito, cellphone, internet at syempre, pera para magpadala. Itong apps na to guys, pwede kayo mag-download dito guys. Hanapin nyo lang, limbawa, ito, WorldRemit. Ayan, WorldRemit yung ginagamit ko guys. Pwede rin gumamit ng Western Union. Then, ito yung apps na ginagamit ko, WorldRemit. So, napakabilis lang niya gamitin. Napaka-comfortable lang po. So, ipakita ko po sa inyo kung paano siya gamitin or paano mag-send ng money through GCash, bank account, money transfer. Ayan guys, pag na-download niyo sa apps, sign up po kayo doon. Magkakaroon na kayo ng accounts dito. Hindi ka naman basta-basta mga pasok, kailangan na munang PIN. Ayan, syempre, tatandaan pagka nag-sign up ka doon sa apps na yun, siyempre mag-enter ka ng PIN. Dito makikita nyo yung mga activity or yung mga sending history ninyo. At dito rin nyo makikita yung pera kung na-send na siya or dumating na sa recipient. So, paano tayo magpadala for new transaction? Of course, send new transaction po tayo. Ayan, kahit saang bansa guys, pwede ka mag-send gamit yung apps lang na ito. Or ibang apps pwede, pero ito yung pinaka-comfortable ako gamitin. Kasi ang bilis, hindi po siya katulad sa iba ng pagka-complicated pa. So, ba, Philippines po ako. Yan, magpapadala ako sa aking wife ng sample natin is 30K yan. So, makikita po dyan kung equivalent, kung magkano yung equivalent sa New Zealand dollar to peso. Ayan. Bawa, ayan na. Hala guys. So, pagkatapos yan guys is done mo lang. I-done. Then, makikita po niyo dito is kung mag-send ka ng ganitong amount, exchange rate, then yung payment po is magkano. Ayan. Then, may promo code yan. Mayroon sila pero hindi ko gumagamit ng promo code. So, pindot lang, I can get it, how to send. Ayan, mamimili ka po dito guys. So, ito po guys, pwede ka mamili ng bank deposit, cash pickup, mobile transfer. Bawa, ito, GCash yung sendan mo. Ganyan lang. Ayan, kailangan naka-verified yung GCash mo. At kailangan correct number po siya. Then, pindutin mo lang yung done. Then, select provider ka. Tatlo po siya, CoinPH, GCash, at Paymaya. Ayan, mamimili ka po dyan. Yan lang. Mamimili ka po sa tatlong. Yan. So, balik tayo. So, example, dito na naman po tayo sa ating bank to bank. Yan. Bawa, bank deposit ka naman. Ganyan lang. So, done lang ulit. Done lang ulit. So, makikita po dito, pag bank to bank, medyo mataas yung rate niya, di ba? Okay, so, i-continue mo lang, transfer. Ganyan lang. Pag gusto mo ng bank to bank, so, balik ulit tayo dito sa ating bawa naman ay cash pickups. Ayan, cash pickup naman. Ayan. So, madami pong branch yan. Pwede siya sa pawn shop. Ayan, pwede siya bilirin ka pawn shop, SM Business Service, yan, BDO, pwedeng LBC, pwedeng M-Lawyer, Cebuana, ayan, Palawan, ayan, pwede po siya sa Express Pera Padala po. Pwede po sa. So, ganun lang po guys, napakasimple lang po gawin kung paano isend yung mga funds natin through GCash, ayan, through bank deposit, through bank
through bank, through cash pickups, ganyan lang po siya kadali, enter mo lang yan. Then so example is select natin yung bank is Metro Bank. So recipients guys, enter mo lang yung recipients, pero may mga nakasave akong recipients, syempre ipapadala ko po dun sa aking wife. Ayan, bawa yan, nakalagay na siya, nakalagay na po yan, then nakalagay na, ayan, nakalagay na po ha. So done mo lang guys, ayan, correct details, kailangan correct details po yan, continue. Ayan, dito guys, mamimili ka ng how would you like to pay. Ayan, ito debit card, ayan, wearing internet banking. So debit card, kung may ATM card ka, yung savings account mo, pwede mong enter dito. Kung may credit card ka, pwede mo rin gamitin as pangbayad po guys. So yan lang po guys, napakasimple lang po. Ayan, kung wala kang time or mahirap ka mag-send, so download ka lang ng mga apps. So maraming salamat guys sa bagong tutorial natin. Sana makatulong po dun sa ating mahal na mga OFW na nahirapan mag-send, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay lang, nahirapan sila mag-send ng funds kasi kailangan pa nilang lumabas para makapag-send ng pera. So maraming salamat po guys, God bless you, sana madami po kayong natutunan. Salamat, thank you.